Ang daigdig ay pumapasok na sa ikalawang taon ng COVID-19 pandemic. Lahat ng bansa apektado. Ang realidad nating lahat ay ang tinatawag na new normal. Magbalik man sa semblance ng old normal, the world will never be the same again. Dahil sa COVID-19, nagsiuwi ang mga OFW mula sa iba't ibang bansa sa mundo. Nasira ang mga plano, ang mga pangarap, nawasak. In our modest way, ang isumbong mo kay Tulfo ay naging daan para matulungan ng ilan. Dalawa sa kanila ang ating ipakikilala sa inyo. Narito ang report ni Alin Ferrer. Kuya Mon, maganda ang panahon ng bumiyahe kami ni Roger sa Quezon City. Bibisitahin namin si Lola Jenny Roque. Sa dalawang OFW na sinabi mo, siya ang una nating kakamustahin. Nakilala natin si Lola Jenny sa pamamagitan ng kanyang anak na si Melissa. Dumulog siya sa isumbong mo kay Tulfo noong December 2020 upang humingi ng tulong. Sana po makauwi na po siya. Kasi pinabayaan nga po ng amo niya. Nasaan ba ang mama mo? Saudi, Riyadh po siya ngayon. Mula sa Riyadh, Saudi Arabia, narito ang video ni Lola Jenny. Nahihirapan na rin talaga ako. Kahit na marami pagkain na binibigay sa akin, iba talaga yung nasa feeling ka ng pamilya mo na nag-aalala rin sa iyo. Kaya sa mga anak ko din, gumagawa rin sila ng paraan doon. Pumunta rin daw po sila sa PUA pero wala pa rin daw sagot sa kanila. Kaya nga po, nagpapasalamat po ako sa certified YouTuber na ito. Tinulungan po nila ako at kung paano po makarating sa inyo itong video na to, kaya nagpapasalamat po ako sa certified YouTuber na tulungan po nila ako. Sana po makaabot sa inyo ito. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa kanila. Salamat po, marami salamat. Si Lola Jenny ay 72 years old na. Taong 1991, nag-Saudi siya bilang mananahi. At nakauwi naman. Taong 1999, bumalik siya sa Saudi. At tuloy-tuloy na yon, wala nang uwian. 22 long years ang binuno ng ating lola sa Saudi. Nitong May 10, 2021, umuwi na rin siya. Palagay ko, Kuya Mon, kung hindi na nagka-pandemya itong si Lola Jenny, hindi pa ito uuwi. Parang kontento na siya sa pagiging mananahe sa Saudi. Yun nga po, yung mula nung nagka-COVID po, wala, syempre wala nang nagpatahe, nalugi po yung shop nung pinapasukan niya. Yung mula nun hanggang sa nagka-COVID na silang dalawa po dun sa shop na pinapasukan nila kasi dalawa po silang Pinay dun. Talagang hindi na po sila na nakontak yung amo nila po. Mm. Mga kaibigan lang ang bibigay ng pagkain sa pintuan nila. Salamat naman! Sa panahon ng kagipitan, ang mga kababayan natin sa ibang bansa ay nagtutulungan. Kaya minilapitan din mama ko doon na grupo. Yung nagbibigay-bigay sa kanya ng pagkain. Morning po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong mga tulong, mga YouTuber, certified YouTuber. Papasalamat po ako na kahit paano hindi pa niyo rin ako nakakalimutan. Natutulungan niyo po ako hanggang ngayon na nag-i-stay pa po ako dito. Wala pa pong katiyakan kung kailan po ako uuwi. Kaya maraming salamat po sa inyo. Yun nga po ang magang-maga po hinatid ni Sir Romel ang mga pagkain na tulong ninyo. Maraming salamat po. Ang totoo niyan, Kuya Mon, sina Melissa at ang kanyang anak na si Jo Marie, bali apo ni Lola Jenny, ay dumulog na rin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Wala pa pong OWA, kaya wala siyang record. Mm. PUEA pa lang po. Mm. Kaya pagpunta namin ng OWA, sabi, nirepair naman kami, DFA po. Mm. Yun, may nakausap po kami doon. Sa DFA, na-contact niya po mama ko, video call po sila. Mm. Sabi, sige nanay, nilalapit natin to. Ganun. Kaya nga po, naghihintay kami, pero parang siyempre, bilang... Kailan nyo, yung nakausap sila? Nainip, natagalan sa proseso.
Ayun, nagsumbong na sa atin. At gaya ng instruction mo, Kuya Mon, kinontak agad natin ang Philippine Overseas Labor Office, yung tinatawag nating POLO, sa Philippine Embassy dyan sa Riyadh. Mabilis naman silang umaksyon. Ako po yung kuyong pangalan. Pag ganyan kasi naman, i-coordinate lang din namin sa Philippine Embassy kung long time na sila nalang. Actually, tumawag na ako sa embassy, ipinasa ako sa inyo. Follow-up action. Sige, please. Oh, thank you so much. Kailangan namin sila mamunta, pero may naman silang pangalan na tumawag sa action. Ayun nga po, mga kababayan. May 10, 2021, nakauwi na sa Pinas ang ating Lola Jenny Roque. Mission accomplished! Kasama ang apong si Jomari, binisita tayo ni Lola Jenny. Pagkatapos yung 19 years na yon, nagulat na lang po ako na may amo na kaming iba, kasama na yung chef. Kaya yung sinwede anyos na yun, wala po talaga akong nakuha sa naging amo ko. Nagka-COVID po ako nitong pandemic po. Pero awa naman ng Diyos, hindi naman ako pinabayaan. Maraming salamat po sa tulong ninyo po. Naging maayos ang pag-uwi ko na hindi ako nahirapan. Ayuda ni Senator Bongo. Ano mo yan? Sabi niya, ito, kausapin mo si yung staff ni Senator Bongo. Ma'am, maraming salamat po sa tulong mo talaga. Ay po, ma'am, huwag lang po yung umalis laan sa studio. Pagkutahin na lang po namin saan, pag-iintay na lang po. Okay, bye-bye. Thank you, sir. Salamat. Okay po. Bennett, bigyan mo rin ng financial assistance si Lola. Maraming salamat po talaga, sir. Talagang umiyak po. Bakit ka lang umiyak po? Bakit ka lang umiyak? Baka umiyak na rin ako, nanay. Hindi kasi ba? Hindi ko po alam kung ba't ang sarap ng pagkakas. Pag binahin tao sa, magkano yung binig mo lang yung lalik na siya? Ha? Bigay mo ka kay Lola. Bawat ka dun sa mga pagkakas na tayo sa Syria. Ito na ay 26,976. Nasa kabaan po tayo ng Commonwealth Avenue, Quezon City. Pupunta ka po tayo sa bahay ni Lola Jenny Roque. Makipagkwentuhan po tayo sa kanya, ha? Ang bahay nila Lola Jenny sa Manggahan, Barangay Commonwealth, Quezon City, ay tipikal na proyektong sinimulan, ngunit hindi naman natapos. Wala itong iniwan sa isang magandang pangarap na naghahanap ng katuparan. Bahay. Yan ang pangarap ni Lola Jenny, kaya siya sumabak sa trabaho sa ibang bansa. Ang makapagpagawa ng sariling bahay. Bye! Kamusta? Alam ko lang siya gawa ito! Ito yung mga ritaso na binili ni nanay mula dun sa mga tulong na natanggap niya nitong prokuri niya. Yung mga ritasong ito ay gagawin nilang basaan katulad nito. Meron pa, folder, at marami pa. At hindi lang siguro basahan, ano? Nanay, pati ho mga paggawa ng gagamit, pag-repair, tatanggap sila. Patuloy lang po. Patuloy lang po. Lumabar sa buhay. Thank you. Ang mister niya, ano bang trabaho noon? Noon, ang trabaho niyo po ay latero. Pero medyo may problema. Hindi kaya. Pangarap rin ni Lola Jenny na pagtapusin sa pag-aaral ang apat niyang anak. Kaso po ang naging problema,
Kumbaga, pinapadala ko pero sa Manila, pero wala eh. So, hindi na pa, parang hindi na naiintindihan ng mga bata kung ano nangyayari. So, yun, nagsipag-asawa na lang, parang gano'n. Kumbaga, may kasama ka sa buhay pero walang silbi. So, yun, talaga lang, medyo na ano na, sabi ko ba ako uwi. Mukhang yon ang nag-trigger kay Lola Jenny para hindi na umuwi upang magtiis sa Banyagang bansa. Super! Super po na ano, super po lungkot. Sa totoo lang, yung hapon, umiiyak po ako talaga. Umiiyak ako pero ang katwira po, kailangan ng mga anak ko, kailangan mo mabuhay sila. Sa loob ng 19 na taon, iisa lang ang amo niya, ang may-ari ng shop. Kaso noong 2018, ibinenta ng amo niya ang shop kasama silang dalawa na mananahi. Doon, wala silang kaalam-alam, wala silang nakuhang benepisyo kahit na ano. Nawala na akong nahabol sa benefits ko. Wala akong nahabol. Problema kahit saan. Dahil sa pandemya, walang customer ang shop na bankrupt, nagsara. April 2018, namatay naman anak ko. Kasi hindi ako nakauwi, nakauwi. So sobrang depressed ako, hindi ko alam kung gagawin ko. Yun namang katsapsagan na ng COVID, ito lang pinakamasakit. O isang kaibigan ko, dinala ko sa hospital. Anin na hospital bago po kami nakatanggap. Uwi ako, pagdating sa bahay, nilagnat ko ako. Ngayon doon ako po natakot. Nag-iisa lang ako sa bahay, sa rooftop. Nagpatuloy kami ng chikahan ni Lola Jenny. Uuli ka ng mga matawa. Nag-muslim din ako, pero... Yung saan to gano'n pinamili niyo to? Opo. Nakita ko kasi na namimili yung anak ko. Nababasahe pa. Kaya sabi ko, ako na mamimili at kung sa akin na sila, sa akin na sila bibili. Yun. Anong naiuwi mo na eh? Nai-uwi. Huwag mo pong daw niya. Sa 22 years. Wala naman akong nai-uwi kasi ang mga ano lang, mga bigay-bigay lang nila. Tulad ng tsokolate. Oh, naipundar? Wala ka napundar? Wala ko akong napundar na bagay kasi di naman ko kalapihan ang sahod ko eh. Nananawagan po ako sa mga kinaupulan kung sino man po yung makakatulong po sa akin. Katulad ko ngayon, kailangan ko po ng hanap buhay ko kahit po yung bigasan lang po at saka mapaayos po ng maayos po yung aking pwestuhan po. May pwesto na po, kaya lang hindi po maayos. Ito ngayon po, yun po hinihingi po, mapaayos lang po yung pwestuhan po kasi gusto ko po bigasan talaga. Kami po sa isang bumo kay Tulfo ay natutuwa na sa aming maliit na kakayahan, ang desperasyon ng ating mga kabayang OFW ay nauuwi sa panibagong pag-asa. Hello po! Marami salamat po sa inyong lahat! Marami salamat, Mik-Mik! Salamat! Andito na si ate sa TV, artista na ako! Yehey! Mga kaibigan! Ang ikalawa nating kakamustahin ay si Nanay Flora, 63 years old, ng Binalonan, Pangasinan. 10 taong OFW si Nanay Flora sa Damam, Saudi Arabia. Gaya ni Lola Jenny, tinamaan siya ng COVID-19 sa Saudi. Pinabayaan ang amo niya. Natulungan siya ng isang bumukay Tulfo para makauwi. Malakas pa ako bago ako nagka-COVID. Malakas! Kayang-kaya ko akyatin hanggang third floor. Oo. Kayang-kaya ko gumising alas 3 ng umaga. Ito si Nanay Flora sa isang ospital sa Saudi bago nakauwi. Tulungan niya po ako makauwi. Nandito po ako sa hospital. Nagmamakaawa po ako sa amo ko na kaalada problema. Pinapababa ako noon sa bahay. Magtrabaho daw ako. Iniwan ako doon hanggang nakarating ako dito. Kaya bilib yung amo ko, kaya nung gumaling na ako, ginukuha ako, hayap ko na. Bakit? Eh, trabaho lang gusto sa akin, sir eh. Pag magkasakit, wala, mamamatay ka doon. Magkasakit, hindi ka pinabayaan, ha? Pinabayaan, sir. Anong gawin mong, ano,
galing magtrabaho. Masama ka pa rin. Pakitang tao lang. Paano ba nakuha ni Nanay Flora ang COVID-19 virus? Nung una nagka-COVID yung amo ko lalaki. Tapos nung sumunod yung asawa niya, sumunod yung mga bata na tatlo. Isa lang hindi natamaan, sumunod ako. Bago nag-abroad, si Nanay Flora ay labandera, tendera, at kasambahay. Ang kanyang mister ay tricycle driver. Namatay siya nung nasa Saudi pa si Nanay Flora. Anim ang kanilang anak. Sa kalagayan ni Nanay Flora, ang pinaka-natural niyang mapasukan bilang OFW ay domestic helper. At gaya ng alam natin, kabilang ang mga domestic helper sa pinaka-vulnerable sa pag-aapi. Dinala si Nanay Flora ang karanasan ng maraming domestic helper sa Middle East. Isang employer na kapangalan sa kontrata pero pinahiram-hiram. Naka-anim na amo ako. Halimbawa, yung kapatid niya walang katulong, hiramin ako. Pag dumating na yung katulong, magsabi na naman yung kamag-anak niya na hiramin na naman ako ulit. Ah! Para nagkakaroon ka ng sideline. Hindi. Parang yung sahod ko din sa employer yun din. Ay, hindi extra income yan? Hindi, madam. Sa kanyang amo, ibinigay ng nanghiram ang sweldo niya. Pero may magic. 3.5 yata binibigay. Pero ang matanggap ko, 1.5 lang. Parang pinagkakapiraan ako. Pinagkakakitaan ka na employer mo. Oo. May ibang ibinigay kay Flora ang kanyang amo. COVID-19. Tapos, para siyang basurang pinabayaan. Baka akong quarantine lang. Mayroon sila pagkain. Ako, andun ako sa taas. Wala, tubig lang. Walang, hindi ka nila pinagamot? Dinala ko sa parang center madam. Yung parang ano dito, yung pang pin reliever, yun lang. Minsan lang daw siya binigyan ng pagkain. Frosted chicken ang tawag ni Nanay Flora. Kaya tuloy-tuloy ang kanyang panghihina. Tapos nung hindi ko na kaya talaga, mag-message ko yung kaibigan ko na Pilipinas, sila naghatid. Naghatid. Tapos yung pamangkin ko sa Riyadh, hinatid nila yung pagkain. Pero hapon na, nanginginig na ako sa gutom. Pero hindi ka nang hingi sa amo mo na hindi ka natin mag-usap sa kanila? Madamot. Madamot sila. At ang gusto pa ng amo, kahit may sakit siya, magtrabaho pa rin siya. Tali, sabi niya. Halika, sabi niya. Sa wiswahina, kulo wasak, sabi niya. Ano daw yan? Puro marumi na daw yung bahay. Long story short, inihatid rin sa OWA, sa embassy, ang hinang-hinang si Nanay Flora. Well, hindi pa naman nakabukas, naghiga-higa ako doon. Talagang mahina na ako. Sumalampak ka doon sa may labas. Ginawa ko itong chinilas ko, ginawa ko unan. Again, long story short, gumawa ng paraan si Nanay Flora para makarating sa isang ospital. Buti na lang, tinulungan siya ng isang Pakistani. At doon na nga niya nagawang i-video ang kanyang pagmamakaawa. Ay, lagi akong humiyak, madam. Kasi ang alam ko, mamamatay na ako. Hindi na ako makauwi na buhay. Pati yung mga anak ko, nag-iiyakan. Kaya... Nakausap mo ba sila noon? Habang sa hospital ka? Oo, madam. Nakikita nila ako naghihirap. Sabi pa nila, sir. Kunyari lang daw na nagka-COVID-COVID ako para matulungan daw ako ng talko. Nakulpo? Oo. Yun ang sabi nila? Oo. Ano sabi na? Gago yun ah. Sino yun? Ayun yung pinsan ng amo ko. Kunyari lang daw. Kunyari lang daw na COVID-COVID. Paano natin na napawit na pa? Yung anak niya napunta dito sa atin ng hinantulog ng Pangasinan. Nakipag-coordinate po tayo sa Polo OWA at sa embahada natin doon sa Saudi. Pinapuntahan natin siya habang nasa ospital si Nanay noon. Habang nasa ospital si Nanay, pinuntahan siya ng mga tatlo. Paano natin mabalik pa? Nakipag-unahin tayo po yun sa
mga taga sa Koloowa at saka sa embassy natin. At yun nga, nag-responde naman sila. Pinuntahan si nanay sa ospital ng mga welfare officer natin doon. Last Sunday po, last Sunday nang galing kami doon. Sa Jubal General Hospital siya. COVID patient po siya. Pupunin na sana namin, sabi ng atin yung doktor, is already yan, naka one week na siya, kailangan quarantine ng 14 days. Okay. Pero kung gusto nyo punin, kailangan i-isolate nyo siya. Eh, wala naman kaming isolation dito. Yung wards natin, more than 100, hindi siya pwede ihalo dito para mahawa yung mga iba. Sabi ng doktor, after one week, saka nyo balikan. Okay. Kung kami doon sa patient affairs ng hospital, sabi nila, kailangan gumawa kayo ng sulat sa police kasi yung amo niya hindi sumasagot ng tawag. Kailangan na nasa na narinig mo, pauwi ka na. Ano naman? Ano isip mo? Masaya din na nam. Hindi lang kasi na video nung umalis ako doon, alagang-alaga ako doon sa mga kasamaan ko. Alam mo ba na nakikipag-communicate sa amin yung mga anak mo dito sa isang Bumukay Tulfo? Alam ko ba na. Lumapit sila sa amin. Magandang hapon po. Ako po si Ana Marie Quaresma. Ngayon po, nakauwi na po ang aking nanay. At kasalukuyan po siyang nasa quarantine po ngayon. Nagpapasalamat po ako kay Sir Ramon Tulfo, kay Sir Bon Tulfo, kay Ma'am Alin Ferrer. Maagang pamasko po para sa aming magkakapatid. Okay, salamat po sa inyong lahat. Sa 10 years na pagtatrabaho mo sa abroad na eh, may naipon ka ba? May napundar ka ba? Napalitan din yung bahay namin, madam. Kasi noon, pag matulog ka, nagpapayong kami sa loob ng bahay. Mm-hmm. Tumutulog. Mm-hmm. Awa ng Diyos, napagawa naman. May bubong na? Oo, simentado pero hindi pa natinis. Mm-hmm. Rap pa lang. Gusto kong pasalamatan yung Tulfo family kay Madam Alin. Sila ang nag-assist sa akin kung hindi dahil sa kanila. Hindi napadali yung pag-uwi ko. Mga taga-Pulo, lahat sila maraming salamat, Madam. Okay, minute. Ito na, di kayong, di ba may mga pondo tayo sa OFW nyo na? Marami po patayin ka dito. Galing sa, bilangin mo na eh, kung magkano yan. Bilangin mo. Ibigay ko sa iyo yan. Bilang tulong. Maraming salamat. Bilang tulong. Kaya mabigat yan dahil maraming coins. Excited na yata ako mabuksan na. Okay. Hindi ko na maano. Teka, pasalamatan mo yung nagbigay niya. Okay. Wala sa mano dahil ito. Magkano daw yung takalimutan naman. Magkano yung bigay niya? 25,000. I-flash niyo pa po yung isa pa na sa envelope. Plus. Ayan. Nagadumal! Nagado. Binigayin ko ng ni Ninyo Lim sa Amerika. Dagdag ko na. Kuhunan. Wow. Ano nga OFW yun? Ano makagdungkas to yan? Ano may gusto rin? Hindi na daw po siya OFW. Hindi na daw siya. Oo, nakatanggap pa siya ng ganyan. Hindi, masaya na ako sa'yo. Masaya. Maraming salamat. Kasi wala.